Medyo magaling na ang sugat mo. Nakatingin sa noon ito, nasabi niya. Hinuli nito ang kamay niya. Lumaktaw yata ang tibok ng puso niya nang dalhin ito sa mga labi nito iyon at masuyong halikan. Nagtama ang mga mata nila. Malamlam ang mga mata na nagsalita ito. How I wish I could have you. Sana akin ka na lang para malayang malaya akong ipakita sa iyo ang nararamdaman ko. But I was too late. Anito, bahagyang lumungkot ang mga mata. Bumuntong hininga ito bago tumalikod at tuloy-tuloy nang umalis. Wala siyang nagawa kundi sundan ito ng tingin. Nagmulat ng mga mata si Fakira. It was already dawn when she caught some sleep. Yet her body clock never failed to wake her up early in the morning. Dumapa siya at pilit bumabalik sa pagtulog. Tutal Sabado ng araw na yon at wala siyang pasok sa istasyon. Pero hindi na siya nakatulog. Gising na gising ang diwa niya tulad kagabi ay okupado na naman ang iisang lalaking isip niya. Ipinasyal niyang bumangon na. She brushes her teeth and combs her hair. Pinatungan lang niya ng roba ang kanyang nightgown pagkatapos ay lumabas na ng silid para magkape. Pagkakapin na niya siya naligo. Patungo na siya sa kusina nang may mag-doorbell. Kumabog ang dibdib niya. Puno ng antisipasyon na sumilip siya sa people. Tama ang hinala niya. Si Gabriel ang naroroon. Excited niya yung binuksan na wala sa isip niya na nakaroba lang siya. Good morning! Bati ng binata. Halatang bagong paligo ito dahil basa pa ang buhok nito. Nanunuot sa ilong niya ang bango nito. Casual shirt at cargo shorts lang ang suot nito at leather sandals. Ang magkabilang kamay ay nasa likuran. Preskong presko ang itsura nito. Mukhang nakatulog ito na maayos. Nakabaliktara naman niya. Pinigilan ni Fakira na mapasinghap nang ngumiti ng malapad si Gabriel. It was so mesmerizing. Umaabot sa mga mata nito ang ngiti nito. Marunong naman palang ngumiti ng malapad ang lokong ito. Nawalang kaseryosohan ng mukha nito at mas naging maaliwalas ang aura nito. Lalo pa yatang lumakas ang karismang taglay nito. Aware kaya ito na nakakapanlambot ng mga tuhod ang ngiti nito? Good morning. Bati uli nito. Kasunod niyo ay hinagod nito ng tingin na kabuuan niya. His eyes became darker as he surveyed her body. Nahuli pa niya ang paglunok nito nang tumigil ang mga mata nito sa mga dibdib niya na medyo naka-expose pa lang cleavage niya dahil hindi nakabuhol na maayos ang ruban niya. His mere intense look was enough to send shiver down her spine. Good morning, ganting bati ni Fakira. Pasimpleng inayos niya ang pagkakabuhol ng kanyang ruba. Tila nagwawala na sa ribcage ang puso niya dahil sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Pasok ka. Anyaya niya rito. Salamat. Para nga pala sa'yo. Mula sa likuran nito ay inilabas nito ang isang pumpo ng mga bulaklak. Thank you. Aniya ng abutin kay Gabriel ang bulaklak. Sa totoo lang ay nasurpresa siya sa pagbibigay nito ng bulaklak. Please have a seat. Magpapalit lang ako ng damit. Hindi na niya ito hinintay na tumugon. Tumalikod na siya para magtungo sa silid niya. Kira, tawag nito bago pa siya makakabang. Lumingon siya. Patawarin mo ko but I wanted so badly to do this. At bago pa niya mahulaan kung ano yun, angkin na nito ang mga labi niya sa isang matamis mapusok na halik. Napapikit siya kasabay ng pagdagsa sa napakasarap na sensasyon sa kaibuturan niya. Pakiramdam niya ay tumigil ang kamay ng orasan sa pag-ikot para ibigay sa kanila ni Gabriel ang sandaling yun. Nagustuhan niya ang paggalaw ng mga labi ng binata sa mga labi niya. His smell was an intoxicating as his lips. Parang gusto niyang tumutol ng pakawalanan nito ang mga labi niya. Sampalin mo ko. Wika nito ng pakawalan nito ang mga labi niya. Nasa mga mata nito ang guilt. Pero para saan? Bukod doon, may nakasungaw din doon na paghihirap. Hindi kita dapat hinagkan. Mariingwi ka nito na parang sarili nito ang pinagpapaalalahanan. Hindi niya maiwasang masaktan. Kung ganoon, bakit mo ginawa? Mahinang tanong niya. May kalakip na hinanakit ang tinig. Dahil hindi ko napigil ang sarili ko. Hindi kita dapat hinagkan kahit gustong gusto kong gawin yun. Inhilamos nito ang palad sa mukha. Nang tingnan siya nito ay baka sa mga mata nito ang paghihirap ng loob. I swear to God, nilalabanan ko ang kakaibang pakiramdam na ito, pero ang hirap.
Hirap akong manalo. Gab, lumapit pa ito sa kanya. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga palad nito. I'm having this dream about us, you and me. Pakiramdam ko kumpleto ng araw kung makita ka lang. Walang laman ng isip ko kundi ikaw. Gusto kong maging akin ka pero hindi tama dahil kay Basti. Pero masisisi mo ba ako? Noon na unawaan ni Fakira ang lahat. Pinaglalabanan nito ang damdamin dahil iniisip din ito na girlfriend o nililigawan siya ni Basti. Somehow, hindi niya ito masisisi. Hindi rin naman nila pinasubalian ng pinsan niya ang lumalabas na rumors tungkol sa kanila. Gusto niyang sabihin rito ang totoo pero pinigil niya ang sarili. Masyadong mabilis ang lahat para sa kanilang dalawa. Hindi naman siguro masama kung nanaisin niya malaman muna kung gaano kalalim ang nararamdaman nito para sa kanya bago niya buksan ng buong buo ang puso niya rito. Tinangka niya kumawala pero hindi siya hinayaan ito. Nasorpresa siya nang pagtingin niya sa mga mata nito ay mabasa niya roon ang isang masidhing emosyon. Pero nakapagpa siya na ako, Kira. Ipaglalaban kita come hell or high water. Patawarin ako ni Basti pero hindi lang naman siguro siya ang may karapatang maging masaya. Pwede ko pa rin naman siguro ipaglaban ang nararamdaman ko dahil hindi pa naman kayo kasal. And you deserve the fight, Kira. Maringwi ka nito habang ang hinlalaki ay humahaplo sa pisngin niya. Nakaramdam siya ng katuwaan sa sinabi nito. Isinaalang-alang nito ang damdamin ng kaibigan nito pero ipinapakita rin nito na handa itong ipaglaban siya. He was so close that she can almost feel his body against her. Napapikit siya. She had no idea a soldier like him could be a great seducer too. Lumipat ang hinlalaki ng binata sa mga labi niya. Marahan at mapangakit na humaplos yun. Kapag hinahayaan mo kong lumapit sa iyo ng ganito kalapit, Kira, lalong lumalakas ang loob ko. Anito, sa mababang tinig. Gab, nalulunod siya sa mga titig nito. Iyon lang ang tanging nasambit niya sa kawalan ng masasabi. Then he kissed her again, fiercer and hotter. Naging mas mapangas din ito. Inalis nito sa pagkakabuhol ang ruba niya. Napaungol si Fakira dahil sa sensasyong dulot ni Gabriel sa kanya. You're torturing me, Gab. Nagkakamali ka, honey. Ako ang tinotorture mo. After teasing her lips, his lips moved to her neck. Giving hot kisses. Napasinghap siya na maramdaman ng isang kamay nito na naglalakbay sa katawan niya. You smell so good. Nanunoksong bulong ito sa tinga niya. Sabihin mo sa akin ang gusto kong marinig ni Kira. Pagdedemand nito habang patuloy na humahaplo sa katawan niya. Ano bang gusto marinig nito? Dahil hindi siya sumagot, inihinto nito ang pagpapala sa katawan niya. Nakaramdam siya ng protesta. Ito ang unang lalaki na hinayaan niya maging ganito ka-intimate sa kanya. And she was a certified virgin, but Gabriel has the power to make her so open to him. Damn it, Gab! Ano bang gusto mong marinig? She impatiently asked. Mapangakit na ngumiti ito. Tila alam na kontrolado nito ang sitwasyon. He kissed her lightly, nibbling her lip teasingly. His hand was back to its business. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang paghiyaw dahil tila may sasabog sa loob niya anumang oras. Tell me you wanted me as much as I wanted you, Kira. Pause ang boses na wika nito. I wanted you, Gab. Sumilay ang matagumpay ng ngiti sa mga labi nito bago siya muling kinuyumos ng halik. Sinunod niya ang idinidikta ng kanyang puso. Tila siya isang basang kahoy na agad nagliyab pagkatapos madarang sa init. Hindi niya alam kung sa kanya ba o kay Gabriel ang ungol na naririnig niya. Shit! Maya-maya ay mura nito. Bakit? Disoriented pang tanong niya. Inayos nito ang ruban niya. Hindi mo ba narinig? May bumubusina sa harap ng gate mo. May bisita kayata. Anito na mabakas sa tono ang disgusto. Kapag kwan ay bumuntong hininga ito at marang hinaplos sa kanya mukha. Kira, honey, naiintindihan mo na siguro na mula sa oras na ito ay magbabago ng lahat sa pagitan nating dalawa, diba? Ikaw at ako. Tayong dalawa. Walang nakapagitan na Basti sa ating dalawa? Humihingi ng kompirmasyon na sabi nito. Wala sa sariling tumango siya. Malakas pa rin ang ragasa ng sensasyon sa bawat himay-may niya. Good. Nauunawaan kung hindi magiging madali para sa iyo ang makipagkalas kay Basti. Bibigyan kita ng sapat na panahon. But for now, let me kiss you again.
He possessively claimed her lips once more, compelling, branding, and stamping her to be part of him. Hindi pa siya nakakabawi ng tumunog ang doorbell niya. Natatarantang inayos muna niya ang buhok niya bago sumilip sa pepol. Si Basti ang nakita niya na sumilip siya sa pepol. Lumingon siya kay Gab. "Si Basti, may nang sabi niya." Tumango ito at nagkubli sa sulok. Sasabihan sana niya ito na hindi niya kailangang magtago. Pero naisip niya mabuti na rin iyon dahil hindi niya alam kung paano magpaliwanag sa pinsan kapag nakita nito si Gabriel. "Good morning, Kira." Ani ni Basti nang pagbuksan niya ng pinto. Humalik ito sa pisngi niya. Kapag Kwan ay tinitigan siya nito sa naniningkit na mga mata. "May allergy ka ba?" "Namumula ang buong mukha mo." Nagiinit lalo ang pisngin niya sa sinabi nito. Ramdam din niya ang bahagyang pangangapal ng mga labi niya na sa ginawang paghalik ni Gabriel, at maging ang mga kamay ng binata ay nararamdaman pa rin niya sa katawan niya. "Parang hindi mo alam na ganito talaga ako kapag napupuyat." Pagdadahilan na lang niya. "Parang ngayon ko lang nalaman yan ah." Natatawang wika nito. Inirapan niya ito na ikinatawa nito. Mabuti na lang at binitbit ni Gabriel ang bulaklak ng magkubli ito. Kung hindi ay tiyak na pupunahin iyon ni Basti. Inakbayan siya ng pinsan niya. "Go pack some of your personal things. Punta tayo sa newest property ko sa Tagaytay. You love it there." Gusto sana niyang alisin ang pagkakakbay ni Basti dahil makikita yon ni Gabriel, pero magtataka ang pinsan niya kaya hinayaan na lang niya. "Tagaytay?" Ulit niya. Palihim na sumulyap siya sa kinaroroonan ni Gabriel. Kitang-kitang selos sa mga mata nito. Bumaling siya sa pinsan. "Hanggang kailan tayo ron?" "Hanggang bukas." Pag-aalinlangan niya. "Come on, Kira. Don't tell me hindi ka sasama." "Magugustuhan mo ron, I assure you." Pang-iinganyo pa ni Basti. Bumuntong hininga siya. "Sige na nga." Gusto niya sumama pero nag-aalala siya kay Gabriel. Dahil hindi pa naman nito alam ang totoo. Baka isipin nito na katatapos lang nila magkaroon ng unawaan. Heto siya at sasama siya kay Basti sa Tagaytay. Bumuntong hininga siya. One time ay magpapaliwanag na lang siya kay Gabriel. Binigyan naman siya nito ng time para ayusin ang kung ano man na mayroon sa kanila ni Basti. Isa pa, kailangan muna siguro niya lumayo rito kahit saglit para makapag-isip-isip. Masyado siya mahina pagdating dito. Kung hindi dumating si Basti, malamang na may nangyari na sa kanila. "Good, mag-e-enjoy ka roon." Natutuwang sabi ni Basti. "Upo ka muna, ihahanda ko lang ang gamit ko." "Damn!" Bulalas ni Gabriel sa likuran ng makapal na kurtina sa sulok na kinaroroon na niya habang inihahatid niya ng tanaw ang sasakyang kinululanan ni na Basti at Fakira. He was jealous. Real jealous. The thought that the two will going to spend 2 days in Tagaytay was killing him. Ang tanging consolation na lang niya ay halatang nag-aalinlangan si Fakira na sumama. Bumuntong hininga siya. Alam niyang wala siyang karapatang magselos dahil siya ang masasabing mang-aagaw sa nobya ng kaibigan niya, pero ano ang magagawa niya? The feelings he felt towards Fakira was way beyond his control. Lalo pat ramdam niya na pareho sila ng nararamdaman nito. Pakiramdam niya masisiraan siya ng bait kapag hindi naging kanya si Fakira. Alam din naman niya na pader ang binabangga niya dahil sa pagkalaban niya sa isang Sebastian del Valle. Sebastian del Valle was one powerful man, but damn, the love he felt for this girl was even more powerful. God knows, he tried to fight it. Pilit niyang ipinapasok sa isip niya na hindi pwede at hindi niya dapat panghimasukan ang pag-aari ng iba, pero nabigo siya. He could only hope against hope the rumor was not true. Na sana ay hindi nga nito nobya si Fakira at naliligaw pa lamang ito sa dalaga para hindi gaanong nakakagilty. Kahit anong katiting na pag-asa, panghahawakan niya. What to do now, Gabriel? Nahagod niya ang kanyang buhok. Hindi niya gustong kalabanin si Basti, pero nakahanda siyang ipaglaban ng dalaga. Para kay Fakira ay handa niyang gawin ang lahat. He let out a harsh breath. What a complicated first love he had. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!